Your Honor, kami po yung nakasuhan sa Lucena noong May 24 at kami po yung nakulong na SDEU team. So kayo po yung nasa video. Again, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination. Kayo po yung grupo na pumasok sa bahay ni ng witness po ng komitibang ito. Again, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination. Ha? Hindi na po tanda. Oh, hindi mo na matandaan? Yes, sir. So, hindi mo matandaan kung na-stress kayo dumating doon? Tsaka, anong oras kayo nag-operate? Hindi na po. Chairman, problema to. Eh, baka siyang mauna makontent dito kaysa sa si Captain Herrera. Ay, pasensyaan po tayo dito. Habulin, hatabulin kayo ng committing to. Para matanggal kayo sa serbisyo, may criminal na kaso pa kayong harapin. Okay. Thank you, Chairman. Thank you. Bago si Kit Flores at si Congressman Acop. Renaline, kasi may naano ko na putol na tanong eh. Supposedly, I'm going to ask you, ano. Ito yung mga pumasok sa loob ng tahanan mo. Nung pumasok sila sa loob ng tahanan mo, lahat ba sila nakabonet? Hindi naman. Meron diyang walang pagtatago sa kanilang personalidad. Nakabonet po, Your Honor. Okay. Meron kang pagkakakilanlan sa kanila na nakita mo sa kanilang katawan, like for example, may nakita kang balat, tattoo, or something like that. May nakita po ako sa kanila na may tattoo sa braso. Saan? Sa braso po. Sa kanan. Kanan. O, umami na kayo. Ayan. Saan ang tattoo mo? Saan ka may tattoo? Kaliwat ka ng braso po, Your Honor. Oo, oh, may tattoo ka. Yes po, Your Honor. Ano yung may tattoo? Ano yung tsura? Maputi po na manipis yung buhok. Ayan, nakikita mo siya. Sa harapan mo. Ayan, hindi manipis ang buhok niyan. Kalbo yan. So, may tattoo daw siya. Mr. Chair, before we proceed, I would like to seek permission from the committee if we be allowed to show a CCTV footage of what seems to have happened in Barangay Ransohan at 3 a.m. That morning of May 24, if I may be allowed, Mr. Chair. Okay, so there's a video clip that will be shown. Have you given the copy to the ComSec already? Okay, so let's play the video, please. By the way, can you acknowledge first those resource speakers who have been invited, because I don't know exactly who are those people, please. While waiting for the video, please, ComSec. Thank you, Your Honor. Invited resource for persons for House Resolution 1479, Dr. Criselda C. David, the City Human Resource Management Officer of Lucena City. Okay. Former barangay captain of Barangay Bara, Ms. Amelia Sobrevinas. Okay. Barangay next. Treasurer Melesio De Castro of Barangay Mayao Parada, Mr. Wilmar Tapar and Mrs. Raquel Tapar of Purok Magaling, Lucena City. Nandito? Yes, sir. Oh, but what, you sit here, please. Attend. Attorney Christopher Hunyar of Lucena City. Barangay Captain Raul. Representative Bob? Sir, was it? Your Honor, I am one of the resource speakers, Your Honor. I received an invitation. I am Attorney Christopher Hunyar. Oh, okay. Oh, sige. All right. Next. Barangay Captain Raul Soriano of Purok Magaling, Barangay Ransohan. And Mr. Ruel Pantoja of Barangay Salinas. Okay. All right. Thank you. Go ahead. Let's play the video.
Yes, so I'll try to narrate. Mr. Chair, this was a CCTV footage of what happened in Barangay Ransohan. Here we see unidentified personnel exiting what seems to be a white Mitsubishi L300 van. Dito po, kitang-kita at around 3 o'clock a.m., nasa may kalsada po sila at may pinasok po silang iskinita at tahanan. May isa pa pong footage yan, Mr. Chair, na mas makikita po natin klaro. Or if we can forward it a little bit. Yes, the other footage, please. Yeah, so this is another angle, Mr. Chair, of what happened at 3:10. So makikita po natin may mga nakasibilyan, 3:10 a.m., Barangay Ransohan din po yan. And looking at the outfits of the said individuals, it seems to be the same as those who were present. But what intrigues me, Mr. Chair, is bakit ang daming kalalakihan na naglalakad ng ganitong oras? At mapapansin natin may mga sublit po silang mga bag. And based on our witness, she has mentioned and testified that ito nga daw po yung mapasok sa kanyang tahanan. And again, we see the same L300 white van. So, thank you very much, Mr. Chair. That's it. Yes, that's it. I just wanted to may plaka ba yung Wala ka nakita plaka na. Okay. Sige, go ahead, Congressman. Thank you very much. So, Mr. Chair, nandito po yung walo. Walo po ba sila? Team Leader Herrera, are you present? Richie Yuayan, nandito din kayo. Okay. Henry Mascarinha Mago. Alvin Zabalia. Alan Abdon. Wilson Peñaverde. Bantila, no? Rene Bartolata. At saka si Unar Cabalsa. Oh. Pwede nyo po bang ma-confirm sa amin kung kayo nga po yung mga nakasuhan nung nakarang linggo sa lungsod na Lucena? Anybody can answer that? Siguro meron kayong team leader, di ba? Sino yung team leader niya nun? Sige, sir. Please reply to the query of Congressman Suarez. Were you all the PNP men who have been arrested and filed charges by the COP? Magandang tangali po sa ating lahat, sir, mga honor. Ako po si Police Captain Aaron A. Herrera. Ako po ang team leader ng SDO ng Lucena City. Kinoconfirm ko po yung sabi ni your honor na kami nga po yung inaresto nung sa... And you were the team leader then? Yes, okay. Your Honor. Congressman Suarez. So, can you also confirm kung kayo po yung nasa video? Again, Your Honor, we are... I invoke my rights against self-incrimination, Your Honor. Ayan, dapat yan ang hindi nyo ginagawa dito sa hearing. We are just in aid of legislation. Okay, and anyway, so... magdadoubt na agad kami sa mga lingwahe mo. Okay, Congressman. Actually, you're not incriminating yourself, Team Leader Herrera, because we are just asking a simple question. And let's not forget that you have already paid for your bail. Di ba? Nakapagpiansa na kayo sa finale sa inyo? Tama po, di ba? Yes, Your Honor. Di ko nakapagpiansa na kayo, di therefore, may kaso po kayong hinaharap. So, ang tanong lang po namin, kung kayo nga po yung grupo nung nasa video. Your Honor, kami po yung nakasuhan sa Lucena noong May 24 at kami po yung nakulong
na SDEU team. So kayo po yung nasa video. Again, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination. Kayo po yung grupo na pumasok sa bahay ni ng witness po ng komitibang ito. Again, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination. RD, may gusto po ba kayong Yes, Your Honor. I just want to inform this honorable body that in the course of our investigation, we identified one PNP personnel na hindi po nakasama doon sa walo that puts the PNP personnel to nine, Your Honor, and ito po ay inihabol natin, kinasuhan din po natin, and he is now out on bail, and he is present right now in the name of Police Staff Sergeant Arnel Reyes, Your Honor. Thank you very much for that information, RD. RD, can you confirm that these are the same police personnel who were placed under regional custody last week? Yes, Your Honor, under restrictive custody, Your Honor. Can you please explain to the committee why they were placed in the regional custodial center? The reason why we put them under restrictive custody is one, para po pag may mga ganitong hearing is madali lang po namin silang ipipresent, and of course for the main reason that there is an ongoing investigation, both criminal and admin, para po hindi nila maimpruwensyahan yung pagkandak namin ng investigation, Your Honor. So, therefore, you therefore agree that it is important na yung mga witnesses at resource persons na dumadalo dito po sa komitibang ito ay may mahalagang papel na gagampanan para malaman po natin yung totoo at katotohanan sa mga pangyayari. Hindi po ba, RD? Yes, Your Honor. Okay, so therefore, again, I would like to direct my questions to the team leader that operated in Ransohan. RD, would you confirm that they were the same group that were charged in Lucena City? According to the documents in the investigation conducted by Lucena City Police Station, sila po yung involved, Your Honor. Okay, but ayaw magsalita. Ba't ayaw nilang aminin na sila kung sila nga yung kinasuhan? Simple question lang naman po yun. Who wants to reply on that query? If nobody will answer, Congressman Suarez, you can proceed with your next question. RD, PD, maybe you can ask your personnel to be more cooperative. Is this the expected decorum that the House will receive from PNP officials and resource persons? Your Honor, they are well informed. Ito po yung tatakbuhin ng ng hearing na to, and I mentioned to them na mga tanong is ito yung lilinyahin, but of course hindi rin po naman natin din na pwedeng ipagsalang-alang sa din yung karapatan nila, Your Honor. Mukhang nakapag-briefing na rin sila, Chairman Akop, pero so you know what, Mr. Chair, kaya po mahalaga po para sa atin ito is because we were investigating in aid of legislation a very important matter
which is violence and which was harassment that happened in the last barangay elections. And then unfortunately, a resource person who testified in Congress received the same violence and harassment after she testified. And now are we supposed to accept this type of attitude and decorum? Para pong pagdidisrespeto na po talaga yan sa Kongreso at sa mga karapatan at kapangyarihan po natin bilang legislators, Mr. Chair. And these are very, very dangerous waters for the organization and for those involved. So, Mr. Chair, I seek your guidance before we... Sige, before... anything else, Congressman Paduano is recognized. Thank you, Chairman. My question will be addressed to Captain Herrera. Okay. On the early morning of May 24, may operation po ba kayo? Yes, Your Honor. Meron okay. Po. Bypass po, Your Honor. Bypass. Anong oras nangyari yung bypass? Sa record po namin ay 5:50, Your Honor. 5:50. Oh, before that by bus, at 5:50, anong oras kayo na sa area? Mga 3 a.m. po, Your Honor. 3 a.m. Okay, 3 a.m. And, Mr. Chairman, on record, past 3 a.m., nangyaring pagpasok doon sa bahay ng witness natin. Last May 24, 2 days after we conducted the hearing in this committee. Captain Herrera, sino kayong chief of police mo that time? Your Honor, our chief of police that time is Police Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes, sir. Colonel Reyes. Yes, sir. Tinawagan ka ba ni Colonel Reyes before that operation? Nung umaga? Nung nasa area na kayo? As I recall, sir, Your Honor, is ako po ang tumawag sa kanya, Your Honor. Mga anong oras? 3:15, Your Honor. 3:15. 3:15? Yes po. Ah, hindi po. 5:15 po. 5:13, I think. As na ba ah? Can we confirm whether 3:15, 3:15, medyo ano po? Eksaktuhin mo kasi yung dalawang oras malabo yun. Pwedeng minuto. I stand corrected, Your Honor. What time? 5:13 po. Ito ah. Alam ko na kapag nabasa mo na rin yung statement ni Colonel Reyes, alam ko rin na kapag case conference rin kayo. Now, ito, 5:13. Correct? Yes po, Your Honor. Okay. Anong pinag-usapan nyo nung 5:30 na yun? Tinawagan ko po siya. I personally inform him sandali. Na may bypass operation po. Okay. Ikaw ang tumawag. Yes, Your Honor. Ako po ang tumawag. O, sige nga. Tinawagan mo siya na may bypass. Ano pa? Ano pa pinag-usapan nyo? Yun lang po, Your Honor. May bypass operation po kami sa Barangay Ranjuan. Okay. Yun lang. Yun lang po? Yes po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chairman, may nagsisinungaling po dito. It's either si Captain Herrera or si Reyes. Pero tama pong oras, 5:13. Pinapanag po nga yung dokumento. Hindi ko makita pero matandaan ko yung oras. Now, 5:13. At 5:03. At 5:03, in the morning, the same day, may information si Colonel Reyes doon sa lugar na yon, sa Barangay Ranzuan. Ranzuan ba? Barangay Ranzuan. Now, so, Captain Herrera, you're still standing that you're the one who called your chief of police and informed him na may bypass kayo. Yes po, Your Honor. Okay, so it's either Colonel Reyes, again, Mr. Chairman, or Captain Herrera ang nagsisinungaling po dito. Nandito na ba si Colonel Reyes? Nakakulong.
Ah, andun, Colonel Reyes. Colonel! During the previous hearing, well, in fact, binasa mo pa nga eh. Kaya kinuha ko yung papel. Kasi kasabi ko nga, hindi mo kailangan magkaroon ng notes because that only happens a week ago. A week after that last week na hearing. Now, Captain Colonel Reyes, your statement during the time, mo na indikit yun, pare, magkaka-influence mo. Inwalay mo na lang ako. Colonel Reyes, pwede ka bang lumipat na lang dito? Lipat ka lang dito para ano? We have an open seat here. Then we will discuss about your appeal. Colonel Reyes, sir. Para, ito, Captain Herrera, you're not anymore invoking your right to self-incrimination. You're now answering my question. Tama? Yes po, Your Honor. Do you know the consequence? If ever this committee will find out that you're lying, alam mo ba? Yes po, Your Honor. Ano ang konsekwensya? Makakontempt po ako, Your Honor. Yeah, it will be cited in contempt. Now, Colonel Reyes, with the permission of Congressman Paduano, can I just ask, yung ibang miyembro ng team, kayo po ba ay pumapayag na kung ano ang sasagutin ng inyong team leader? Yun na rin ang sagot ninyo? Tanungin natin siya na, si Corporal Alan Dalus Abdon. Corporal Alan Abdon. What can you say about the statement of your team leader? Hindi, kayo, pumapayag po ba kayo na kung anong sagot ng team leader? Yun na rin po ang sagot ninyo lahat? Yes, sir, Honor. Si ano, tawagin natin si, para isa-isa, para to give fairness to each and every one of you, ha? Remember, ha? Again, reminding, ha, huwag kayong magsisinungaling. Si Sergeant Richie Ledesma, Uwayan. So, what is your take on this? Yes, Your Honor. So, sasama ka sa lahat ng sasabihin ni Captain Herrera? Yes, Your Honor. Kahit sa kasinungalingan? Yes. Yes or no? Yes or no? Sergeant, Uwayan. Yes or no? Kahit sa kasinungalingan, yes or no? Sabay-sabay kayo. Hindi, open your mic, please. Open your mic. Ayan na yan, naka-obvious na. Ano? Kahit po sa kasinungalingan, sasamahan po natin si Captain Herrera? No, Your Honor. Hindi yan. No, Your Honor. Okay. Sergeant Henry Mascarinha Mago? No, Your Honor po. Anong no? Hindi mo yung first question, lahat ng sasabihin ni Captain Herrera, sasamahan mo ba? No. Si ano yan? Si Sergeant Henry Mago. Si Alvin Reynier Reyes Abalya. Lahat ba nasasabihin ni Captain Herrera? Bago sige, natin. Go ahead. Sergeant Mago, ano rank mo? PMSG po. Ano, no? Police Master Sergeant. Police Sergeant. Master Sergeant. Master Sergeant. Retirable ka na? Pwede na po, sir. Mag-retired po. 25 years na po ako. Ano, no? Kailangan mag-retire? Pwede ka na? Pwede na po. Optional? Optional o mandatory? Optional po. Optional. Pwede lang taong ka ng nasa servisyo? 25 po. 25. Ilan taong ka na? 49 po. 49. So kung 56, 7 years to go sa mandatory? Opo. Ay baka hindi mo naabutin yun? De, pero hindi naman baka daw susunod. Makulong ka na. Congressman, Chairman, mukhang hindi naman daw siya sasama sa lahat ng sasabihin. Ah, ganun ba? Can you kindly sit on the other side? Can you kindly sit, Sergeant Henry Mascarinha Mago? Can you sit on the side of the power PD? Okay. Si ano naman po? Si Corporal Alan Dalus Abdon.
Sir, are you going to go with the, you know, with all the justification ni, ano, ni Captain Herrera? Yes, Your Honor. Yes, okay. Si Corporal Wilson Peñaverde Bantilan. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Si Corporal Rene Jan Martinez Bartolata. Yes, Your Honor. Yes. Junar Kabuyao Kabalsa. Yes, po, Your Honor. Yes, sir. Okay. You want to proceed or... Hindi. Ayun, Sabalya pala. Hindi, nagsabi na yung Sabalya. Si ano? Sino? Si Corporal Alvin Rainier Reyes Sabalya. Have you answered? What's your take? Sasama ka sa lahat na sasabihin? Yes, po, Your Honor. Alright. Sige. Okay, proceed. Chairman, may Reyes ba? Ito naman ba? Yung bago? Hindi, kasi yung ikasyam, hindi ko alam, wala akong record nung ikasyam. Si Sergeant Reyes, Chairman. Sergeant Reyes, andyan ba? Oh, Sergeant Reyes, your take. Yes, Your Honor. Okay. Okay, thank you, Chairman. Sige. Can I okay, go ahead. Mr. Chairman, I was just interested with regards to the first question raised by DS GG Suarez. Now, CD Reyes, Colonel Reyes, did you hear the statement and the claims of Captain Herrera? Number one, he's claiming that he's the one who called you, not the other way around. Yes, sir. So, alin ang totoo? Ikaw ang tumawag o siyang tumawag? Siya po ang tumawag, sir. Siyang tumawag? Yes, sir. Okay. So, siyang tumawag, ah? Yes, sir, Honor. Okay. Now, during the discussion, ang sabi niya, ang pinag-usapan niyo raw daw is all about the bypass operation. Is that true? Meron pa po, sir. Sandali, huwag mo munang sagutin, pag-ipatayin mo. Mayroon pa raw, Captain Herrera, ano pang pinag-usapan niyo? Ito, pagbibigyan kita, ha? Pagbibigyan kita. Ano pa? Just tell the truth. You're under oath. Pag nakamali ka, pasensyaan tayo, I will cite you in contempt. I will move to cite you in contempt. Kanina sabi mo, yun ang pinag-usapan. Pagbibigyan kita, isang pagkakataon. Ano pang pinag-usapan niyo? Diniscuss din po sa akin ni COP na tinanong po sa akin mismo kung kami ang pumasok sa bahay ni Rinalyn. Yun din po ang pinag-usapan namin, Your Honor. O di, ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Kanina, nagsisinungaling ka. Tama? So, winidraw mo yung first statement mo kanina. Nang pinag-usapan nyo, you just inform your CD that there is an ongoing bypass. Tinanong kanya kung kayo ang pumasok doon sa bahay ng witness namin. Tama? Yes po, Your Honor. So at least binago mo. So you stand now by your new statement. Hindi, tinatanong kita para on record. Yes po, Your Honor. Okay. Now, nung tinanong ka, that was 5:13 a.m. Ang operation nyo happens 5:50. Tama? Yes po, Your Honor. That's 37 minutes after that conversation. Question. You were there at 3 a.m. Anong ginawa nyo? Ba't 5:50 kayo nag-operate? Your Honor, we are preparing for a planned operation, bypass operation, sir. You're preparing in the area? Ikaw ba naman, Kapitan? Hindi ako police, pero hindi mo ako pwedeng lukuhin. Almost 3 hours? Nandun na kayo sa area, tapos naghanda kayo? Ganon? O Magno? Magno? Mago. Sir. Oh, you were there at 3 o'clock in the morning. And ang hepe mo,
sa drug, ano ba? Drug Enforcement Unit? Team. O Drug Enforcement Team. Tatlong oras kayo doon. Na naganda? Sorry? Sir, pwede po na baguhin ko po yung kanina na nalito lang po ako na kung sasama po sa team leader. Yung ang tanong po sir sa akin kanina kung sasama sa lahat na sasabing dito to, ay ako po ay sasama po sa kanila. Kahit kung lahat po nang sasabihin ng aming team leader, doon na din po ako po. So nagbago ka na? Opo, nalito lang po ako kanina. Kasi ang tanong po ay kung sasama doon sa mga kabulaan ako kasi nung alihan. Okay. Ay sasama na po ako doon po. So ang tanong ko, pinatutuhanan mo na tatlong oras kayo doon sa barangay before the operation takes place. Tatlong oras kayo doon sa barangay. Naganda. Hindi ko na po tanda. Ha? Hindi ko na po tanda. Oh, hindi mo na matandaan? Yes, sir. So, hindi mo matandaan kung na-stress kayo dumating doon? Tsaka, anong oras kayo nag-operate? Hindi na po. Chairman, problema to. Eh, baka siyang maunang makontent dito kaysa sa si Captain Herrera. I invoke my rights po against self-incrimination. Oh, yan yung problema. Chairman, he's now invoking his right to self-incrimination daw. Now, question, tanongin kita. Paano ka ma-incriminate sa tanong ko? Sige nga. Because we will only allow such defense dito if indeed that is self-incriminating. Ang tanong ko, tatlong oras kayo doon, tinanong kita, hindi mo na matandaan. Ngayon, sasabihin mo ngayon, you invoke your right for self-incrimination. And what is incriminating to that question? Hindi na po. Oh, what is incriminating to that question? Mago. Si yun po kasi po yung kaso po namin inay ang pagkakalam ko po ay nasa Reyes po rin na po. O so kung tinanong kita na at 3 hours, tatlong oras kayo doon. Sabi ni Herrera, naganda. Ngayon, 3 hours kayo doon, tinatanong kita ngayon, hindi mo masagot? Because that is self-incriminating? Hindi ko na po sir, maalala po kung anong oras po kasi gabi na po nun yung pangyarap ay bilisan na, hindi ko na po alam kung mga kung ilang oras na po yun. Ede, ang tanong ko lang, huwag natin isaktuin. Alas stress, nandun kayo, di ba? Hindi ko na po matandaan kung anong oras po yun. Basta kaya natin. Chairman? Okay. Can you kindly go back to your group? Balik ka na muna dun. Okay. Hindi, Chairman. So, ito wala. Chairman Paduano, no? May tatanong lang ako kay, ano? Kay Renaline. Andun si Renaline. May interject lang. A little bit, Congressman Paduano, before you proceed with your, ano, with your motion. Si Renaline ba andyan? Can you kindly call? Yes, oo. But for the meantime, siguro, while waiting, may ask yung pinaka-head nung ano, si Herrera. Have you secured a plant operations? Have you submitted to COP Reyes a plant operation for your bybust? Check. Have you submitted? Yes or no lang yan? Documented po ba o verbally lang? Planned. Pre-planned. No, may submit no, no. Ka. Hindi ka nag-submit ng pre-planned bypass operation. Wala. No, Your Honor. So, lahat ng sinasabi ng Section 5, Paragraph A and B, Rule 113, ng Section 13, ng Rule 126, no, ng ating Rules of Court, no, talagang wala kang sinabit, pati na yung summary of information of the target. Meron po, Your Honor. Oh, verbally lang kasama yun. Sa pre-planned yun, eh. Verbally lang po. Ha? Not documented pa po. What? Verbally lang po. Hindi ka nagsubmit sa kanya ng pre-planned operation? Eh, ano yun eh? Standard operating procedure yun. When you conducted the bypass operation, kompleto yan. Wala kang sinabi, verbal lang. At yun, tinatanong ko kay Chief nung nakaraan.
Okay? So ngayon, nakoconfirm na yung sinasabi niya na talaga wala kasi submit. So, wala rin special report. Wala rin surveillance report. Wala rin contact meeting report. Wala rin development report. All of this, wala. Please answer, ano, Captain? Yung document po, wala po, Your Honor. RD, so yung mga gantong sitwasyon na walang ano, in accordance with our POP manual that you have to submit a pre-plan, lahat, di ba? Prior to the execution of the operation. What is the penalty be that will be meted out for them? That will be irregularity in the performance of duty, Your Honor. Irregularity, and thereby subject to what, ano? What's the penalty? Grave misconduct, Your Honor. Maximum is dismissal, Your Honor. Dismissable. Yes, Honor. Opo. Okay. You eight, ano? We are warning you, ano? Walo kayo nandyan. Siyam. Save yourself. Save yourself. Wala ditong all for one, one for all. Maniwala kayo sa amin. Unang-una, wala na kayong pre-plant operation in accordance with your own manual. Kung ganyan ang ginagawa ng lahat ng kapulisan natin sa buong Pilipinas, eh mawiwindang ang mga kababayan natin talaga. Dahil nag-ooperate kayo without a proper documentation that being prepared, being planned. Siyempre, magpa-plano tayo. Sasubmit natin sa COP. Di ba? Kaya nakakalungkot ang nangyayaring ito, ha? And this bypass operation that was filed by Congressman Acop as well, yun yung isang i-discuss natin mamaya. Bypass operation na naman. So bubuhayin namin yon, and maybe we will be expanding that to different regions. Because, well, unfortunately, you know, or fortunately, yung Region 4, panay Region 4 yung ating na-imbestigahan. We are not being, other regions are not being investigated on this bypass operation, and we will do that. I think we need to have our GPNP in order to re-educate our PNP with regards to this basic procedure that must be followed by our operatives. Ito ang ginagamit eh, yung bypass operation, di ba? Warrantless arrest. Wala nang ano eh, wala nang, hindi na kailangan mag-apply pa sa mga, sa korte. And that's really bothering us. Congressman. Ako muna, tapos na. Are you sure? Yeah, yeah. Congressman Paduano, then ito, Congressman hindi, Chairman, with the indulgence of Chairman Acop, and then Vice Chair Flores. Yes, yeah, Chairman, I will not anymore belabor with regards to asking question to that nine. No. Ako lang ha, ito sa mga, lalo sa mga non-commissioned officers. Naintindihan niyo man siguro yung question of administrative at saka criminal liability. Nakaintindi po ba kayo? Kasi kahit may kaso kay administratibo, may harapin pa rin kayong criminal case. Tama? Now, the only way, ito ang sinasabi nga ni Chairman, ako, diretsuhin ko kayo, the only way na magpagaan sa hatol sa inyo through this committee, yung committee report namin, no, administrative sa criminal nyo na kaso na harapin, kung may basihan, may mitigating circumstance na pwedeng magpababa. Well, in fact, in the previous hearing, Rizal din yon. Region 4A din. If the members remember that, si RD na-remember niya ito. Eh, natanggal na yung mga pulis doon. Pero yung mga NCO, non-commissioned officers, yung hatol sa kanila is only demotion. Yung iba siguro doon, ewan ko, I don't have the record yet, but yung iba siguro baka reprimand lang because they cooperated during that investigation. Ayun lang yung billing ko sa inyo. Pero pag kayong lahat, napakalinaw po, eh pag tinamaan nyo yung kapitan nyo, ay pasensyaan po tayo dito. Habulin, hatabulin kayo ng committing to. Para matanggal kayo sa serbisyo, may criminal na kaso pa kayong harapin.
Okay. Thank you, Chairman. Thank you. Bago si ano, bago si Kit Flores saka si Congressman Acop. Renaline, kasi may naano ko na putol na tanong eh. Supposedly I'm going to ask you ano. Ito yung mga pumasok sa loob ng tahanan mo. Nung pumasok sila sa loob ng tahanan mo, lahat ba sila nakabonet? Hindi naman. Meron diyang walang pagtatago sa kanilang personalidad. Nakabonet po, lahat. Your Honor. Okay. Meron kang pagkakakilanlan sa kanila na nakita mo sa kanilang katawan, like for example, may nakita kang bala, tattoo, or something like that? May nakita po ako sa kanila na may tattoo sa braso. Saan? Sa braso po. Sa kanan? Sa kanan. Ano yung tattoo na nakalagay? Hindi ko po, Your Honor. Pero may tattoo dito sa kanan? May tattoo po sa kanang braso. At kung sakaling makikita mo yon, yung tatong yon, marirecognize mo na yun yung pumasok sa loob ng bahay mo. Hindi ko po masyado maipaliwanag dahil... Anyway, most likely, ano, we'll be asking the, ano, kausapin na lang natin sila sa other room, no? Most likely para at least malaman po natin kung meron tattoo or whatever na pagkakakilanlan itong mga pumasok dito. Meron ba may tattoo sa inyo? O umami na kayo? Ayan. Saan ang katattoo mo? Saan ka may tattoo? Kaliwat ka ng braso po, Your Honor. Oo, oh, may tattoo ka. Yes ha? Po, Your Honor. Ano yung naka-may tattoo? Ano itsura? Maputi po na manipis yung buhok. Ayan, nakikita mo siya. Sa harapan mo, ayan, hindi manipis ang buhok niyan, kalbo yan. So, may tattoo daw siya. So, we don't have to go to the other room for us to see your tattoo. Pero we will do that para for the confirmation of Renaline. Yes, Your Honor. Of course. No, mabuti, umamin ka. Pero hindi pa tapos si Congressman Paduano, yeah. Si Congressman Flores, Congressman Question Acop. Lang ako, Mr. Chair, kasi medyo I'm trying to put the facts together. So, kayo po, nandun na kayo sa ransohan ng alas 3 ng umaga. Same manifestation, Your Honor. I invoke my rights against self-incrimination. Ano? Ano? Can you repeat? Same manifestation, Your Honor. I invoke my rights against self-incrimination. Anong incriminating doon? Eh kanina, tinanong ka lang ni Congressman Karaps kung nandun ka sa ransohan ng alas 3. Sabi mo, oo, ngayon, iba na naman yung sagot mo. So, it's a simple question. Were you in ransohan? Kasi ang question nga sa'yo kanina, anong ginagawa nyo doon for 2 hours? I'm just reiterating the question. Were you at Barangay Ransohan at 3 a.m.? Yung ibang mga team members, ikaw, Team Captain Herrera, nandun ka ba sa ransohan alas 3 ng umaga? Ano to, biglang amnesia, sabay-sabay? Herrera, last... Kayo po ba ay nasa Barangay Ransohan? Noong alas 3 ng umaga, May 24... Anong oras po yun, Your Honor? What time is it, Your Honor, yung pong oras? Around 3 a.m. in the morning. Wala pa po kami nung ganong oras na yun sa Barangay Ransohan, Your Honor. Mr. Chairman? Mr. Chairman? Chairman? Okay, go ahead. Sinabi niya kanina, 3:15 eh. So, DSGJ, ito, sinungaling kay Rera. You check the record. Inamin mo na kanina eh. Well, in fact, sinabi mo pa mga 3:15. 3:10 or 3:15. Ay, sinasabi mo, wala ka doon? Wala kayo? You're lying. Mr. Chairman, on that note, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Captain Herrera. Okay, so... Go move, Mr. Chairman. Okay, there's a motion. Second motion. Okay. There's a motion to cite in contempt Captain Herrera.
And Mr. Chairman, the presentation. I just take note of the presentation. Wait. While the chairman is speaking, before we accommodate the motion by Congressman Karaps, may I be allowed to have a 1-minute suspension? The chair would like to yes, Congressman Ako, please. May I know if the motion of the Honorable Paduano would carry the other 8 members of the team? Simply because a while ago, all of them stated that kung ano yung sasabihin ng kanilang team leader, sunod na rin silang lahat. So in other words, if we cite the team leader for contempt, we'll also be citing the 8 members of the team. Kasi sabi nila kung anong sasabihin ng team leader, ganun din eh. Yes, most likely, if I be allowed by the members, let's invite Sergeant Henry Mascarinha Mago, Junar Cabuyao Cabalsa, and Reyes, yung walang hair, yes, si Reyes also, the 3 of them. If the members will allow to invite these 3 personalities on a different room for us to talk to them first while we are waiting for a quorum. Will that be acceptable to everybody? So move. Chairman, there's a motion. We need a motion for that. I'll ask questions. Okay. So before we go to that, so we will be accommodating first the query of Congressman Chairman Akop. Please, Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. Sino yung pangalan ng team leader? Herrera. Huwag mong sabihan yung iyong mga tao. What is your name? Your Honor, Police Captain Aaron Agbay Herrera, Your Honor. Yes, Captain Herrera. Yes, po, Your Honor. May I ask Napolcom, have you approved the manual on anti-illegal drugs operation and investigation of the Philippine National Police? Yes, Your Honor. Yes. And therefore, it is official. Yes, Your Honor. And must be followed by the members. Yes, Your Honor. Tama. Sino nung Colonel Reyes? When Captain Herrera and his team, nung sila ay nag-operate, alam nyo po ba? Nagpalam po ba sa inyo? Verbally po, sir. Ha? Verbally, sir. Verbally. Ano ang sabi sa'yo? May operation sila, sir. Pero nag-submit din naman, sir, sila ng ano, sir. Nakita ko, sir, na meron sila, sir, na PDA coordination, sir. At saka may isa pa, sir, document, sir. Nakalimutan ko lang, sir, ang tawag ng sir. Parang summary of information, sir, nung si yung isang subject for bypass nila, sir. Si Ata. Si Jonathan, sir. I forgot the name, sir. Bakit ka pumayag na verbal lahat? Sir, may nakita naman po, sir, akong ano, sir, na document, sir. Alam mo naman siguro, ano ang mga provision ng manual on anti-illegal drugs operation and investigation? O hindi mo alam? Kasi magsabi ka na ng totoo dahil nasa harapan ko eh. Hindi ko masyadong kabisado, sir. Yan. Kaya nga kayo nagkasabit-sabit eh. Dahil hindi nyo alam. Di ba? Tama? Kaya nga kayo nagkasabit-sabit. Dahil hindi nyo alam. Di ba yun ang tama? O ayaw mong sumagot? Yes, sir. Nakakulong ka pa, di ba? Yes, sir. Gusto mo madagdagan? No, sir. Sumagot ka? Yes, sir. Hindi ba? Kaya kayo nagkakasabit-sabit dahil hindi nyo alam kung ano yung regulasyon. Hindi ba tama? Yes, sir. Yes. Hindi ba nila sinabi sa iyo kung sino yung kanilang kwan? Subject na kanilang operation? Ano lang, sir? Yung si alias Ata lang, sir, ang sinabi sa akin. Alias Ata? Yes, sir. At
hindi nyo verify kung siya talaga ay nasa watch list ng PDEA at saka ng Philippine National Police? Ang alam ko po, sir, ay nasa sa watch list si Salcedo, sir. Ano? Ang alam ko po, sir, ay nasa sa watch list si Salcedo, sir. Si Salcedo? Apo, sir. Pero hindi kasama yung Jonathan? Hindi po, sir. Hindi. Yes, sir. Hindi rin sinabi sa iyo na isa sa subject nila ay si Jonathan? No, sir. Cohorts lang, so, sir. So, in other words, isa lang tao, si Salcedo lang. Yes, sir. Ang ipinalam sa iyo. And cohort, sir, ang nakalagay po, sir. And? Cohort, sir. Verbally yun? Verbally, sir, at saka ano, sir, yung sa kanilang PDEA coordination, sir. Hindi. Sa kanilang PDEA. May know, Mr. Chair, if we have a copy of their coordination with PDEA? We asked for the copies of the operation on the first. Di ba? May una eh. Di ba? Yung pre-planned. Where, ano yan? Verbal din ba yun? O meron siyang pre-planned operation? Yung unang-una, yung kay Salcedo? Ayun, sir. Yung ano, sir? May yun, sir, ang may coordination, sir, sa PDEA. Yun ang may coordination. Yes, yung una, yung kay Salcedo. Opo, sir. But, what I'm asking right now, kasi kanina I was about to interject eh. Kasi ang tinatanong ni Chairman Acop kung verbal nga lang yung pangalawa. Pero yung una, may ano na yon, may pre-planned operation that was submitted sa'yo. Wala po, sir. Wala rin. So parehong wala talaga. Ah, sir, yung kay Salcedo, sir, ang meron. Yung kay... Oh, yun ang tinatanong natin. Kung yes, meron, sir, yung una... Yes, sir. Yun, sir, yung... Nasaan yung pre-planned operation doon? Wala lang po, sir, akong copy, sir. Pero meron po, sir. Nakita ko na po, sir, yung ano. Hawakan ko na, sir, yung documents. So meron ka doon sa pre-planned operation? Doon sa kay Salcedo? Yes, sir. Okay. O, submit to us that... kaso nakakulong pa to, Mr. Wala lang po, sir, akong hawak, sir, ngayon, sir. Ah, sige. Okay. Ha? Kaya nga, so please submit to us kung may hawak ka noon, yung pre-plant operation. Have you submitted that? Hindi mo na, tanongin ko muna si Captain Herrera. Have you submitted a pre-plant operation to Colonel Reyes? Yes, sir. Including po yung PDEA coordination. Yes, po. Nag-submit ka sa pre-plant. Pero yung sa second, wala. Yung second po yun, Your Honor. Ha? Yung second po, Your Honor. Hindi, alin na ka na nagsubmit ng pre-plant operation for by bust? Yung yes, una, kay Salcedo po. Yung kay Salcedo. Yes, yung po, pangalawa kay Jonathan, wala. Wala po. Ayun. So, maklaro na. Congressman Acop. Tama. So, klaro na na walang official operations para kay Jonathan. Kay Salcedo lang. According to your knowledge, Chief. Yes, Your Honor. Yes. So, may I ask the team leader, Captain Herrera, are you aware ng manual na pinag-usapan natin, manual on anti-illegal drug operations investigation? Alam mo ba yon? Your Honor, alam mo ba? Hindi po masyado, Your Honor. Hindi po masyado. Anong alam mo dun? Ilang phases ba yung bypass operation? Sige nga, kung alam mo. Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Oh, hindi, wala kang alam. Kasi dapat yun ang dapat mong unang malaman. Di ba? Yun ang dapat mong unang malaman. Ilang phases yung operation na ganito. Di ba? So, wala kang alam doon. Kaya kayo nagkakasabit-sabit. Tama? Now, in other words, kung hindi mo alam yung merong mga dapat gawin prior to bypass operation, that is the first phase, meron ba kayong ginawang surveillance report against Mr. Jonathan? Requirement yun. Yes or no? Kay Jonathan Torres po ay, Sir, Your Honor, wala po. Wala. Hindi nyo rin verify kung yung pangalan ni Mr. Ni Jonathan ay kasama sa watch list.
Please answer, Captain Herrera. Your Honor, after po nung bypass namin kay Christian Salcedo, later on, na-found out po namin na nasa barangay drug watchlist po si Jonathan Torres po. Kaya nga, pero doon sa pagplaplano ninyo, hindi kasama si Jonathan. Hindi nyo nga sinabi sa hepe ninyo eh. Oh. Diba? Hindi kasali sa una nyong plinano si Jonathan. Tama ba o mali? Hindi po yun. Hindi po hindi, kasama. Hindi kasama. So in other words, kung hindi siya kasama, lahat ng requirement ng manual, hindi nyo na nasunod. Dahil antimano, hindi nyo alam o hindi nyo isinama talaga sa una nyong plano si Jonathan. Tama? Yes po, Your Honor. Yes. So in other words, nag-decision lang kayo pagkatapos kay Salcedo na pupuntahan nyo yung bahay ni Jonathan. Inuna nyo na si Jonathan, wala si Jonathan, at Salcedo na sila. Yun ang nakapagtataga. Bakit nyo inuna si Jonathan samantalang hindi siya kasama sa operation ninyo? Matanong ko nga. Ang operation ninyo ay laban kay Salcedo, pero bakit nyo pinuntahan si Jonathan? Hindi naman siya kasama o subject ng operations ninyo. Pakipaliwanag po dito sa committee yon. Same manifestation, Your Honor. I invoke my rights against self-incrimination. Hindi naman paano ma-incriminate yung kwam mo? Yung sarili ninyo? Eh, tinatanong ko tungkol sa operations ninyo. Hindi ba aspeto ito ng operations? Di ba? Inamin nga ninyo na pinuntahan nyo si Jonathan eh. Ngayon, ang tinatanong ko lang, ano ang dahilan bakit pinasok ninyo yung o pinuntahan nyo si Jonathan eh, hindi naman siya subject ng inyong operations? Ano ang dahilan? Your Honor, same manifestation po. I invoke my rights against self-incrimination. Pagbibigyan ko ng tsansa yung walo na kasama. Ano ang masasabi ninyo? Wala kayong rason? Just like your boss? I invoke myself against self-incrimination. Sige, isa-isa. Para malaman ko. Binigyan ko na kayo ng tsansa. Wala nang sisiyan to. I invoke my rights against self-incrimination. Ano? I invoke my rights against self-incrimination. Please speak louder, ha? Lapit niyo sa mic. Ang tapang niyo dun sa tao, pero pag nandito kayo, hindi kayo makapagsalita, eh. Next. Sige, sunod-sunod na. Same manifestation, Your Honor. Ha? Same manifestation, Your Honor. Same manifestation. Next. Same manifestation po, Your Honor. Okay, next. Okay. Yeah, antayin natin para at least sure tayo na sinagot nila na same one for all, all for one honor. Sila. Sige, go ahead. Same manifestation for Your Honor. Same manifestation po, Your Honor. Same manifestation po, Your Honor. Same manifestation po, Your Honor. Mr. Chairman, ako, napanood ko na to. Yeah, naulit na eh. Naulit na naman to. Oh, pero yung... But before may papasok lang ako, Kapraso. Kapraso lang to. Were you aware, Captain Herrera, and the rest of the gang, kung tung si Reynaline, Point for them, Mr. Chair, let's not refer to them as gang. There's the group lang. And the rest of the group, I'm sorry, si Reynaline, Reynaline Rianzales, you all know that 2 days prior to your operation, she was here. She was crying, di ba? Because of the effect of the what happened during the election ng barangay. Alam nyo ba na nandito siya
during that time. Alam nyo ba na nagtetestify siya sa committing to? Captain Herrera? Sino pa? Ilan ang tulang? No, Your Honor. I do not personally know the... So, lahat kayo, ganun ang sagot. Hindi nyo alam that you are interfering, nag-i-interfere kayo sa conduct of this committee because she was our witness and she was testifying during that time. And because of that interruption that you have done, yung tao natakot, di ba? Ayaw nang pumunta dito. But luckily, andito pa rin siya up to now and laying his her life for this. So, Congressman Ako, please.